sabi niya, hindi na tayo mag-i-spend o mag-aaksaya ng time, ng panahon na makipag-away sa ibang kandidato. Kasi yun lang naman ang alam ni Kwan eh. Ginawa niya yan noong araw eh. Di ba? Kay Atchensa, kay Mayor Lim, kay Plander Estrada, mga kaibigan. Kaya sa, natatawa nga ako eh. Huwag kayong magagalit sa akin kasi merong mga nag-defect na ngayon kay Vice President Lenny Robredo, lumipat na sa kanya. Ang mga supporter ni Isko, wala nang matitira dito eh. Ha? Ang matitira dito, ewan ko kung kailan siya iiwanan ni Lito Banayo na sangkot sa smuggling ng bigas. Natatandaan ninyo yan? Puro kadilawan ang dilawan eh. Ha? E sino ba ang, ano, ang nagpasama sa dilawan? Yan si Banayo. Kasi dadalawa, wala pang dalawang taon yan sa pwesto bilang administrator ng National Food Authority. Abay, katakot-takot ang smuggling ng bigas dito sa ating bansa. Diba? At yan ang isa pa yan sa pinaghihinala ang nagpapatay dun sa isang dating journalist na nabigyan ng pwesto. Ha? Naging tourism authority, yung si Nixon Kuwa, mga kaibigan. Napatay yun eh. Ha? Ang suspecha, pinapatay yun kasi may alam dun sa smuggling. Inimbestigahan ng Senado yan, ha? Diba si Lito Banayo, mga kaibigan? Kaya sinibak yan ni Pinoy. Ha? Dahil sa smuggling ng bigas dito sa Pilipinas. Tapos kung makapagsalita ka ng dilawan, lumingon ka, di ba? Kailangan lingon-lingon. Nagsalita dati yan, di ba? Laban sa political dynasty. Oh, laban kay na Narcos. Oh, ano sabi natin? Bago ka magsalita ng laban ka sa dynasty, tumingin ka sa tabi mo. Bakit? Ano tawag mo dyan kay Hani Lacuna na kumakandidatong mayor ngayon sa Maynila na vice mayor mo? Eh, ilan silang magkakapatid na nakapwesto ngayon dyan? Mabuti sana kung dynasty lang eh. Nepotismo pa, pati asawa, inappoint, pati isang kapatid. Mga kaibigan, binigyan ng pwesto. Isipin ninyo yan, ha? Kaya ito, ano eh, may mga nagagalit sa atin. Yung pangang, ano, yung isang sumama ngayon kay Vice President Lenny Robredo na dismaya sa kanya, di ba? May grupo ng Muslim. Merong grupo ng kabataan, babae pa yung namumuno eh. Kate yata ang pangalan nun eh. Kasi nung nag-uumpisa ito na ating tinatalupan itong si Isko Moreno, meron tayong kamag-anak sa Estados Unidos eh, sa Texas, sa lugar ng Texas. Very close sa akin na tao ito eh, na kamag-anak. Ito'y best friend ko ito eh, mga kaibigan eh. Sabay kaming lumalaki, ha? Nung nandito pa sila. Nagkahiwalay kami, kwan eh. 12 anyos na ako before martial law, before the declaration of martial law. Ngayon, merong pinahatid siyang mensahe sa akin na kung po pwede, ewag ko raw banatan si Isko Moreno. Alam niyo kung bakit? Ito'y nung bago si Isko Moreno nagpapasikat dyan sa Maynila. Akala mo totoo ginagawa, nagpapasiklab. Napahanga niya yung kakilala nitong pinsan ko doon sa Texas. Ang sabi, wag daw banatan kasi nagagalit yung kanyang kakilala. Magalit man siya, wala akong magagawa. Trabaho ko ito eh. Unang-una, hindi naman niya kilala si Isko, di ba? Ako kilala ko eh. Nasubaybayan ko yung si Isko Liling eh, mga kaibigan eh. Ngayon yung sabihin na masama ang aking ginagawa sa aking trabaho. Di ba ngayong nagkakatotoo na? Ako na lang ba nagsasabi ngayon? Hindi na. Marami na, di ba? Mismong mga napaniwala niya ang dumidistansya na at kumakalas na sa kanya. May grupo ng mga kapatid nating Muslim.
Grupo, hindi naman natin masisisi sapagkat maliit ang ating programa eh. Hamak lang itong programa natin eh. Hindi naman tayo malaking himpilan eh, mga kaibigan eh. Napakaliit ng himpilan natin at hindi naman tayo troll para magparami ng ating listener. Yun nga eh, yung mga viewers lang natin, napakatagal bago dumami yung subscriber ko eh. Ino, maka 100,000 tayo yung subscriber nung isang taon pa yun eh. Mag-iisang taon na ngayon, di pa nadodoble. Kaya pakiusap ko lang sana, baka namang hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa YouTube, mag-subscribe pa yun para dumami naman po ang taga-subaybay ng ating palatuntunan. Hindi ho ba, mga kaibigan? Libre naman ho mag-subscribe, wala naman pong bayad yan. Wala namang gastos yan. Yun lamang po maitutulong ninyo, ambag ninyo sa ating programa. At tayo ay lumaganap ha? Ang ating palatuntunan. Hindi natin sila masisisi. Kasi kung nakinig sila sa atin, lalo sa Maynila, naku po, mga kaibigan. Di ba panahon ni Mayor Lim, ha? Ni ERAP, hindi naman natin sila tinantanan eh. Di ba? Consistent naman tayo eh. Hanggang sa mapatunayan ngayon ang pagkatao ni ISKO Liling. Di ba? O ngayon, masasabi niyo pa ba yung mga nagagalit sa akin dati? Tama tayo ngayon. Di ba? Vindicated tayo. Nakita ninyo pinagagagawa nito? Nanghahalihaw na. Ha? Parang may hawak na itak. Na nangahabol na, amok, ha? Nagwawala na, kung ano-ano na sinasabi. Siya raw eh, kwan, mata pobre daw si Lenny Robredo, ba't minata ka ba? At saka pangalawa, pobre ka ba? May pobre bang ang gagara ng sasakyan? Kung saan-saan ang bahay, mga kaibigan? Ngayon, ang sabi ni Vice President Lenny Robredo, hindi na tayo mag-aksaya ng oras na makipag-away sa ibang kandidato. Kasi yung laban na ito is more than all of us combined. Ha? Laban ito ng mga Pilipino, mga kaibigan. Hindi ito laban kasi sila naglalaban-laban lang kung sino sa kanila mananalo. Kasi wala silang itinataguyod na kapakanan. Kapakanan lang nila, tinataguyod nila kasi, mga kaibigan. Kaya maliwanag yung ang stand kung saan nakatayo si Vice President Lenny Robredo. Maliwanag na ang kanyang tinataguyod ay simulain na dapat meron tayong mga Pilipino katulad ng mga nauna sa ating leader. Kawawa naman yung mga leader sanang magagaling dito na pinakulong lang ni Marcos na nadismaya. Inabot ng katandaan na hindi natin pinakinabangan. Yung isa pinapatay pa, si Ninoy Aquino. Diba? Napakahirap, hindi na tayo nakakapag-produce ngayon ng matitinong leader. Puro peke ang mga leader ngayon, karamihan. Mga Cayetano, yan, mga kaibigan. Diba? Sino pa? Ang dami niyan. Sipin mo, pati mga galing sa kulungan, tumatakbo. Di ba? Convicted, ex-convict. Robin Padilla, ex-convict. Makikita ninyo kung sino ipandaraya ng administrasyon. Di ba? Yan, yung si Robin Padilla, yung tatay niyan, sino nagpapatay? Ha? Mga kaibigan, kailan napatay ang tatay niyan? Tanungin nyo sila. Mga kaibigan, ngayon sila magkakasama. Ha? At saka yan, maa-atim nyo yan. Ex-convict yan. Kahit sabihin mong na-pardon yan, ex-convict ka pa rin. Hindi na babago ang kaso. Ha? Ang kasalanan, hindi na papardon yan. Ang pinapardon lang sa isang nagkasala ay yung parusa. Pero yung krimen, hindi na ho mababago yun. Ha? Kriminal ka pa rin. Sa mata ng batas, as far as the law is concerned, mga kaibigan. Yan ang mga leader natin ngayon. Saan tayo dadalhin ito? Ha? Saan bangin tayo
pangungunahan nitong mga taong ito. Oh, bakit hindi tayo, tinan niyo, ang sino man na pumipili dahil sa track record, hindi ka magkakamali. Mga kaibigan, kahit sa local ka, pumunta na eleksyon. Oh, pagka track record ang pinagbasihan mo, kaya ako, hindi ako nagsisisi, sumuporta ako kay Mayor Lim hanggang ngayon. Hindi mabubura sa akin ang mga legacy ni Mayor Lim na iniwan. Mga kaibigan, bakit? Bibihira ang mga taong katulad niya, ang mga katulad ni Robredo, bibihira yan. Yan ay isang pagkakataon para sa ating mga mamamayan. Dahil wala nang ganyan na may mahusay, matinong track record. Lahat yan, basura yan. Papangako sa iyo, ganito, ganon. Eh, tagal mo na sa gobyerno, ngayon, hanggang ngayon sinasabi mo yan. Ba't di nyo nagawa yan nung nakaupo kayo? Bakit itong si Robredo maraming nagawa? Sandali lang sa gobyerno. Oh, hindi ho ba? Tinalo niya ang national government nang wala siyang pondo. At ang sabi pa ng COA, tatlong magkakasunod na taon, pinakamahusay, pinakamatino sa paghawak ng pondo, itong Office of the Vice President. Imbento ba yan? Hindi. Tayo ba nag-imbento? Hindi. Mga kaibigan, oh, ang sabi ni Vice President Lenny Robredo, yung focus ko hindi madidistract. Eh di ba yan ang ibinabala natin nung umpisa pa lamang, huwag kayong papadistract. Ha? Lalo na fake news ang gagamitin niyan kasi ang gusto nila, doon tayo mapunta sa mga walang kwenta. Magtaka ka nga ngayon sa media. Oh. Yung media ang pinag-uusapan, yung fake news. Halimbawa, may fake news na lumabas. Doon na sila nagtatalakayan. Doon na umiikot yung balita nila. Mga kaibigan. Ha? Hindi nila patunayan kung ano yung totoo. Patunayan nyo yung totoong balita. Ilabas nyo. Mga kaibigan, huwag nyo akong sisihin kung bakit maraming naakit ang ating palatuntunan. Hindi ko nakasalanan yun. Ang tanging kasalanan ko, magsabi ng totoo. At yun ang misyon ng mga katulad natin sa ating trabaho. Magsabi ka ng totoo sa taong bayan. Kaya ka nandyan ay hindi para maghasik ng paninira, ha, at ng kasinungalingan. Kaya tayo nandito ay para magsabi ng totoo. Walang pwedeng pumigil sa atin sa pagsasabi ng totoo. Mga kaibigan, ha? Pagka iginiit mo ang totoo, yun ang pinakamabisang sandata mo laban sa kasinungalingan. Kahit ang Biblia, mga kaibigan, pagka yan ay ginamit mo ng tama, ha? Kahit sino pa ay hindi ka pwedeng i-dispute kung ang iyong ginagamit ay Biblia. Pero pag mali ang paggamit mo sa Biblia, mabubuko ka, katulad ni ISKO. God first daw, di ba? God first, ha? God first, siya raw si Goliath. Ha? Si David daw, si yung mga kalaban niya raw, si David, mga kaibigan. But si Goliath ba magnanakaw? Nagbenta ba ng property si Goliath? Ha? Nagkakaso ba ng plunder si Goliath, mga kaibigan? Oh, ano sinasabi mo? Oh, eh, ay si ano, si David pala, si Goliath pala yung higante, di ba? Oh. Eh mas malaki ka pa rin sa sinasabi mong Goliath eh pagdating sa pera, eh, di ba? Mas marami ka pang pera doon eh. Tapos sasabihin mo, mata pobre. Hindi ka pobre. Ang dami mong perang 'yan. Saan nyo dinala yung pinagbilan ng Divisoria? Bakit nyo ibinenta yun? Samantalang nangutang kayo sa Development Bank of the Philippines ng 15 billion. Oh, hindi ba? Eh, nalulugihan niya. 20 pesos ang bayad. Eh. Sabi naman ni Honey, ha? Asim muka,
Lacuna, mga kaibigan, si Hani Divisoria. Oh, ano sabi? Nalulugi, kaya binenta. Ba't mo binenta? Nalulugi pala eh. Yung ba solusyon, ibenta ang ari-arian ng Maynila? Tapos eh, wala ng trabaho mga tao? Aagawan mo ng kinakain ang mga nabubuhay ng matino? Ha? Pag ito sisisi nyo dun sa mga taong katulad nun dating mga mayor na nagbigay sa kanila ng pagkakataong makapaghanap buhay mula pa sa mga magulang nila. Oh, tapos sila pa ang pinasasama, mga kaibigan. Sila ba nagkapera? Oh, hindi naman sila nagkapera. At ang pinag-uusapan, bakit ninyo ibinenta ang Divisoria? Kaya nagwawala na si ISKO Liling, mga kaibigan. Siya ang ano na, nagrogi, na disoriente. Ha? Kumbaga, tinamaan ng isang malaking sapok, mga kaibigan, nahilo, ha? Disoriented, hindi na alam ang sinasabi. Yan, irreparable na yan, ha? Oh, mga kaibigan, hindi na makukumpuni ni ano yan, ni Lito Banayo. Isang araw, lalayas na sa'yo yan, ha? Mga kaibigan, tapos gusto mo, si Vice President Robredo pa sumagot sa'yo, ba't kanya papatulan? Hindi ba alam? Yung pumapatol sa baliw, e kabila pa nang si Raulo. Wala na, disoriented eh. Mga kaibigan, si ISKO Liling. Saan nyo dinala yung 15 billion? Ba't di nyo pinagawa yung palengke? Pina-improve nyo sana, dinevelop nyo sana. Eh, dinevelop nyo yung bulsa nyo eh. Mga kaibigan eh. Hindi ba? Oh, ito. Pakinggan natin ang isa pang panaghoy mula sa isang market vendor na sa matagal ng panahon ay nagbabanat ng buto para kanilang mabuhay ang kanilang pamilya mula pa sa panahon ng kanilang mga magulang. Pakinggan ninyo ang kanilang sinasabi tungkol sa bentahan niyang Divisoria at umagaw sa kanilang kinakain. Magandang hapon po. Ako po ay si Lisa Fontanilla, maninindiga ng Divisoria Market. Sasagutin ko lang po ang sinasabi ni Hani Lacuna na nalulugi na ang palengke. Hindi po totoo yun. Sapagkat sa bawat square meter o 2.2 kwadrado na maninindiga sa palengke ay nagbabayad ng 26,000 a year. Ilang peso po ang nandoon? Yung po ay mahigit 895 pesos nandoon. Paano kumikita? Nagkausap po kami ni Market Administrator Sinada Mapoy at Bernie Ang na sinisingil nila ang pistina. Kasi po, ang katotohanan po, pag ang maninindiga ay hindi na makababayad, ilang pwesto, ito po ay kinukuha ng developer. Ang developer po ay si Pistina. Nagkataon sa aming pagkukwenta, nagkaroon ng utang ang Pistina sa pamamahayang bayan na almost 27,000, hindi pa kasali doon ang mga penalty. Ang sabi po ni Bernie Ang, singilin mo yan, si Naida Mapoy. Opo, sisingilin ko. Yun po'y ano, araw ng October 2019. Kung pagkisingil nila, nauwi sa bentahan. Noong pong 2020, nagsimula na ang bentahan nila. Pangalawa po, ang kasama po doon sa papasok ng pera sa kabayan ng bayan ay ang first floor, second floor, third floor. Ganun din po ang periperi. Isa pa doon, naglagay sila ng parking space ng 42 slot sa mga sasakyan at ang mga motor. Kumikita po yun. Nga lang po, hindi namin alam kung saan pumapasok ang pera sa parking. At paano po masasabi ni Hani Lacuna na nalulugi ang palengke? Unang-una, marami yung source of income
ang palengke. Second floor, third floor, ang upahan doon ay per square meter. Ilan po ang pwesto sa second and third floor? Masasabi po ba niya na nalulugi yun? At ang pagtaas po na sinasabi nila na si Mr. Danny Lacuna, ang kanyang ama, isa rin pumirma sa kasalukuyang mayor na si Mel Lopez. Yun ang pagpirma na yun ay ginamit for development ng palengke. Kung saan kami na ilagay sa magandang posisyon ng palengke ng bago masunog. Ang ama ni Miss Lacuna ang siyang pumirma kung bakit nagkaroon ng papaupa ang Divisoria Market. Sa ngayon po, siya rin po ang naging dahilan kung bakit nabenta ang Divisoria Market. Yun ay kung papaano kami pinakausap o bigla na lang kami pinaalis sa aming inuupahang pwesto. At hindi po totoo na sinasabi ni Mr. Espiritu, simula 1992, hindi kami nagbabayad. Katunayan, nagbabayad kami. Marami kami resibo na dala. Nagbabayad kami ng ticket, nagbabayad kami ng mayor's permit, taon-taon. Yun nga lang, nalagay kami sa maling posisyon ng aming tindahan sapagkat nilagay kami sa ilalim. Hindi nagkaroon ang mga tao na makapasok sa loob sapagkat hinaharangan kami ng mga vendor sa labas na pinapayagan ng pistina magtinda doon. At sumunod nga po ang pagsarado at ang pagbukas ng aming tindahan. Kaya ang aming mga mamimili na sanay na bumili sa ibang palengke. Talagang inaharas kami ng pistina at ng pamunuan ng nila ISKO Moreno. Yun lang po. Salamat. Ayan po mga kawawang kalagayan ng mga vendors na nawala ng trabaho ngayon. Hanggang katapusan na lang po yan. Pero huwag kayong mag-alala kasi kapag ka iba na ang nakaupo sa lungsod ng Maynila, lalo na kung yan eh, si Attorney Alex Lopez, may pangako siya dito sa mga vendor. Anak yan ni Mel Lopez eh. Nagsimulang paupahan niyang Divisoria Market noong panahon ni Mel Lopez, kinontrata sa developer. Itong pistina pa rin, mga kaibigan. Ang vice mayor noon, itong tatay ni Lacuna eh. Tapos sisisihin mo si Mel Lopez lang. Tatay niya, vice mayor. Para ngayon, siya ang vice mayor, siya rin ang pumirma para bigyan ng authority itong si Iskuliling, na ibenta yung Divisoria. Hindi pagpapaupa ang pinag-uusapan dito kung bakit pinaupa. Ang pinag-uusapan dito, bakit ninyo ibinenta yan Divisoria? Imbes na yan ay dinevelop ninyo at inimprove ninyo para nang sa ganon, kung gusto ninyong kumita ay madagdagan ang kita, lumaki ang kita. Pero palusot yun eh. Yung sinasabi nyo, halatang halata na eh. Resolution, mga kaibigan? Bakit? Nagkaroon ba kayo ng public hearing? Ito ba'y inaprubahan ng COA, ng Commission on Audit? Kaya wag na kayong magtaka kung bakit nagwawala si Iskuliling. Si Kapersi Lapid, bumabanan. Lapid Fire! Thank you.
bayan ko ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang kaibigan, ang bawat kaibigan na